magtatrabaho sila, magbibigay sila ng trabaho sa PIDEA, and in exchange, ang kabayaran nila is 30% of the seized or confiscated drugs. Abay, may kalokohan pala rito na yung drugs pala ay binibigay na reward sa lahat ng mga illegalista. Ito yung sistema. Pag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. Nung kayo po inilapitan nitong asset na to, upo nilang po, tama? Oh. Yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo naging PIDEA Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa'yo. At buti na lang, hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Rap mo na siya. Face to face. Hindi mo mo lang tinanong. Nakakapagtaka. Sir, kung ako yun, nilapitan, una kong tatabahuhin, yun ang mapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Kasi alam niya kung sino yung nagte-30% eh. Yun dapat ang kakandakan ko ng intelligence operation. Yung lumabas, yung balita na yun, can you walk us through? Paano, yung encounter mo dyan sa informant na yan, ano nangyari at para maklaro sa body na ito, ano lumabas yung informasyon na yan? Please. Yes, Your Honor. Being new in PIDEA, of course, we started trying to ask for informants to help us because ito naman sir talaga yung trabaho natin. We get information from the assets or informants or tipsters that we call them. And through a close friend of mine who is a retired PNP officer also, in-approach siya itong mga informants. Tapos nag-offer sila ng what they term as trabaho or a project. So ang offer nila is magtatrabaho sila, magbibigay sila ng trabaho sa PIDEA. And in exchange, ang sabi nila, ang kabayaran nila is 30% of the seized or confiscated drugs. So, in-explain sir nung contact natin, yung kaibigan ko sa kanila na I, as the PIDEA chief, will not tolerate yung giving as a reward yung a portion of the confiscated seized drugs. And they will only be entitled to the what is allowed by law to the monetary reward. Ang ni-request sir nila ay since monetary reward nga, gusto nilang makuha yung assurance ko as the PIDEA chief na tatayuan ko yung monetary reward. I-deliver ko, in other words. So, I decided that harapin ko sila na kausapin para to give them the assurance na yung monetary reward will be given to them. And so, nagkaharap-harap nga sir kami. And so, yun, kwento nga nila na tinanong ko rin kasi kung bakit ganun. Eh, sabi nila, sir, yun daw ang kalakaran, to use their words, na pati rin daw sa kabila. So, sinabi ko sa kanila, tinanong ko, what do you mean na pati sa kabila? So, they were referring to the Philippine National Police, of course. We were just alongside. So, outright, sir, sinabi ko sa kanila na, no, I will not allow that, sabi ko. You will only be entitled to your... The monetary reward which is corresponding to your accomplishment. And my presence now, sinabi ko sa kanila, ako umarap ako sa inyo to give you the assurance na ibibigay namin sa inyo yung monetary reward. Kasi one reason also why I had to be present and to see them personally also, sir, is because nagkaroon sila ng may binanggit sila, they mentioned of one incident na hindi raw nakarating sa kanila kasi yung reward. Kaya through this close friend of mine, sinabi niya na kailangan harapin natin nga para magkaroon sila ng assurance na hindi sila tatablahin o talagang may bibigay sir yung reward. So that was it, sir. It was a personal encounter, engagement with them, conversation, ganyan. That's where the 30% came out, sir. So it happened only in my actual engagement with the informants. Hindi mo siya tinanong, sir, kung pwede ba siyang maging whistleblower
para gamitin natin siyang witness para kung totoo yung sinasabi niya, baka nilalaro ka lang niya doon. Hindi, dapat sinabi mo na gawin kita whistleblower. Implicate mo lahat ng alam mo na ginagawa yung kalakaran na yan para magtino itong mga kasamahan natin na gumagawa ng ganyan. Hindi mo sinabi? Your Honor, no. Unfortunately, hindi ko naisip yon because I was excited a bit on for us to pag-usapan yung trabaho nga na ino-offer nila. So, since kumbaga you stirred the hornet's nest, hornet's nest, then tuluyan muna na I think it should be incumbent on your part being the director of PDEA to make things straight. Dapat kunin mo na yun, gawin mong state witness para kasuhan natin yung mga involved dyan sa 30% na yan because that is very unacceptable. Kundakin mo ulit yung tao na yun at panindigan mo yung sinabi mo para kasuhan natin yung mga involved. Dapat ganun ang ginawa mo. What can you say, sir? Maybe what I can do, sir, is try to get in touch with them again and maybe offer them this opportunity. Kung Mr. Chair, pwede makasingit po. Yeah. Okay. Honorable Moro Virgilio Lazo, Director General, nandun na rin lang po kayo. Hindi niyo po naisipan na tanungin doon sa asset o yung pumunta sa inyo, nakaharap niyo na sino dito sa PDEA ang gumagawa ng ganong kabalastugan. Kasi sabi mo, sinabi sa inyo, yun ang kalakaran maging sa kabila. And he or she was repairing maybe to the PNP as you said. So doon na naman po nung sinabi niya, yung kalakaran eh. Okay, sige, yun pala ang kalakaran. Sino ang mga involved dito sa PDEA na gumagawa ng kalakaran na yan? Kasi hindi ko alam yan. Hindi ako papayag yan. You should have at least ask kung sino sa mga tauhan mo sa PDEA, present or previous na involved. You didn't ask that? That's a simple question. Yes, Your Honor, I'm sorry I was not able to ask that question. Why not? Mataas pong rango ninyo. Dapat po, naisip niyang tanungin yon. Kasi diba, dapat very excited ka na linisin yung PDEA sa anumang klaseng katiwalaan, whether previous or present. Doon pa lamang po, sana red flag ho agad yun. It should have rung a bell. Nating, abay, may kalokohan pala rito na yung drugs pala ay binibigay na reward. At harap-harapan mo na, nandyan na, sinabi sa iyo na ang kalakaran dito sa PDEA. Sino sa PDEA? You should have asked that. Nagtataka lang po ako, bakit po hindi niyo po natanong yon. Yun lang po, Mr. Chair. Yeah, thank you, Your Honor. Alam mo, sir, itong mga tao na ito, yung mga asset-asset na yan, alam naman natin yan. Nilalaro tayo itong mga tao na ito. And for all you know, mamaya, totoo man yan o hindi, yung sinasabi niya, meron niyang intention. Bakit siya nagsabi ng ganun? So, to make things clear, lahat naman tayo, nobody from within this room, mapidiya man, mapulis man, mamedya man, mamere spectator man, nobody from within this room na papayag na ganun talaga ang kalakaran. Alam ko hindi, walang papayag niyan. Yung mga masira ulo lang, yung mga talagang mga sagad to the bones na yung kasamaan ng mga police at PDEA agent na yan, payag ng ganun. Wala man talagang papayag sa atin yan. Kaya, sana, I hold you responsible for your disclosure. Dapat na-realize mo na you are the PDEA director and yung ginawa nilang revelation is a violation of law. Sana, loapin mo sir ngayon. Hanapin mo yung tao na yon at sabihin mo, tumayo ka sa state witness, alagaan ka ng gobyerno. Para tayo lahat dito. Kaya mong gawin yan. Yes, Your Honor. We'll try to get in touch with them again and talk to them, Your Honor. Mr. Chair, pwede makasingit. Thank you for that. Go ahead, Sir Tortolbo, Your Honor. FYI lang, Director General Lazo,
para sa kalaman mo at sa kalaman ng mga pulis. Ito yung sistema, Mr. Chair, and I hope you'll agree with me. Sa lahat ng mga illegalista, ito yung sistema. Kapag nagpalit ang administrasyon, lalapit yan sila doon sa bagong upo. Sir, ito po yung dating kalakaran. Ito po yung pwede maibigay namin sa inyo. At ito po yung dapat ini-expect namin na maibigay ninyo. So therefore, for me, in my humble opinion, yung taong lumapit sa kanya, nagsasabi ng totoo po yun. Kaya nga sinisingil lang niya o tinetesting niya itong si Director General Lazo kung papayag ba siya sa ganun lumang kalakaran. Dahil kapag hindi siya pumayag, then hindi na ipupush yun, then hanap sila ng ibang grupo na papayag. Ganun po yun eh. Hindi naman out of the blue, yan po'y ginawa-gawa po nung lumapit kay Director General Lazo. Di po ba? And you agree with me. So tuwing, nung kayo po'y nilapitan itong asset na to, kayo po nilang po, tama? Oh. Yes, Your Honor. Kaya nga po, so ibig sabihin, yung bago kayo naging PDEA Director General dyan, yung previous administration, ginagawa na yon. Kaya nga pinupuntahan ka para magpresenta ng kanilang offer sa'yo. At buti na lang hindi ka pumayag. Ang pagkakamali mo lang, nandoon ka na. Rap mo na siya, face to face. Hindi mo mo lang tinanong, oy, or, I don't know kung paano mo tawagin, para hindi naman matakot. Pwede mo bang malaman? Yun yung laruin, di ba, Mr. Chair? Okay, okay yan, pero teka muna. Sino bang may umpisa ng kalakaran na yan? Para malaman ko, baka naman pwede kong tawaran yan. Di ba para huli-hulihin lang? Kunyari sumasangayon ka, magbabanggit siya, kasi si ganito, ito yung binibigay. Kasi kami, hindi namin kaibigay yan. Sige, sino-sino pa mga involved? Huli-hulihin mo lang hanggang sa makakuha ka lahat na impormasyon na kailangan mo para makasuhan agad tulad ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi mo ginawa, nakakapagtaka. Di ba? Gano'n ang katagal ang experience po sa law enforcement? How long have you been sa law enforcement? Sir, I retired from the PNP after having 38 years in the... Ilan po years? 38, sir. 38. Ano pong ranggo inabot niyo, sir? Major General, 2-star. Wow, 2-star. And I salute you for that, sir. Okay. Pero Major General kayo. That means you are very smart. Alam niyo na po lahat ng sistema, kalakaran, kalokohan, left and right, up and down, dyan sa PDEA o maging sa PNP o lahat ng ginagawa ng mga underground, mga illegalista. Simple question lang. Tinanong mo, sino-sino mga involved dito dati? And you failed to do that. Maybe natatakot ka lang? Maybe that guy told you that whoever those people involved, nahiya ka lang, natatakot ka lang, speak up. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Alam ko hindi natatakot si General Lazo dyan. Retire yan, nasa sub-director. Hindi talaga natatakot yan. I can give you the assurance. Hindi to takot sa labanan. Yun lang siguro. I hold you responsible for your disclosure, sir. Please. Please. So that the Filipino people will be satisfied. Hindi pwede you will just leave everything hanging. Sinabi mo yan, then paninindigan mo. Paluapin mo, sir. Hanapin mo yung mga tao na yun. Yes. Really, no. Itong mga tao na ito naman, alam naman natin yan kung sino-sino yan at anong mga, anong motibo niyan. Parang baligtad ang nangyayari. In our couplans, mga action agent na ito, merong handler. Ang nangyayari, yung handler na police o PDEA agent, sila lang ina-handle nitong mga action agent na sinasunod-sunuran. Itong gusto namin, mag-demand kami 30%. Take it or leave it. Sabi naman nung handler, sige, kuha na, gawin natin yan. Basta makakakomplis lang kami. Baka gano'n na nangyayari. Baligtad na. Baligtad nangyari. Ang agent, action agent ngayon na nagiging handler. Yung handler ay sunod-sunuran na ng mga hinti na yan. So, ito nga, klaruin natin. Sabi niya, kalakaran na yan, matagal na. How long, sir? Hindi mo tinanong? No, sir. Ang exact question, sir, is yan ang kalakaran. Kalakaran, okay. Speaking of kalakaran, we'll ask yung pinalitan mo na PDEA director. Marquez Villanueva, ito ba'y kalakaran ninyo sa panahon ninyo noon?
Masakit, sir, yung deny votes. Kasi, sir, ang haba ng trabaho natin eh. 20 years ako sa PIDEA and never naging kalakal namin yan, sir. At the same time, nung nag-DG kami, nag-DG ako, structured, sir, ang anti-drug operation natin. Mas nakalatag yung intelligence operation. So we are not really dependent on informants. Ang nangyayari kasi, sir, dahil bago, may mga walk-in informants. During my time, nung regional director pa, sir, ako ng regional NCR, I discouraged the use of walk-in informants. Dapat yung anti-drug operation should be intelligence-based. Yung pinaghihirapan ng ahente. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng operation na yung alpha mo lahat ang magtatrabaho. Maglalaro talaga yan, sir. Now, yung... I'm sorry, sir. Kung lumapit, sir, sa'yo, I assure you, basurero ng droga yan, sir. Kasi kung mag-aano ka ng 30%, magbabasura ka ng droga. Saan mo ibabasura yan? Sa barangay. No other else. So, ibig sabihin, kukuha ka ng malaking seizure, yung 30% dito, ilalagay mo ngayon sa influence barangay. Well, alam ko, you dumaan ka sa PIDEA. Hindi ka direkta naging PIDEA director. Nagiging regional director ka noon. Ang tanong kasi nito, baka mamaya sabihin, ikaw, PIDEA director ka, malinis ka, hindi mo yung ginagawa. Baka the people under you, may ginagawa na ganun. So, you've been the regional director, I think, I'm sure, hands-on ka pag RD ka sa lahat ng operations. Sir, pag nag-30% ka kasi, sisingaw yan, sir. Impossible hindi sumingaw yan. Ibig sabihin, pag kumuha ka ng droga, out of doon sa huli mo, sisingaw yan, sir, sa mga law enforcement. Ito na nga, sumingaw nga. May sumingaw yung nagsabi. Hindi natin nga alam, sir, kung paano ang singaw niyan eh. Sir, kung ako yun, nilapitan, kung una kong tatabahuhin, yun lumapit sa akin kasi siguradong basurero yun. Kasi alam niya kung sino yung nagte-30% eh. Yun dapat ang kakandakan ko ng intelligence operation. Dahil, sayang, sir, yung legacy na iniwan ng ating presidente about sa war against drugs. During my time, 2020, pandemic pa yan, sir, nakakuha tayo 3.994 tons of dangerous drugs. Kung may 30% yan, sir, sisingaw yan. Bakit? Every operation namin, sir, meron kaming NICA, kasabay namin. Kasabay namin, sir, ang ISAP, kasabay namin ang PIDEG. Definitely, sisingaw yan, sir. And ever since, ngayon, sir, kay Presidente Duterte, ex-president, Taiga, gawin mo yan? Mauuna ka. Which is yun na nakakalungkot dahil binigay natin yung lahat because of yung, I mean, ano, sir, eh, dapat, sir, kasi proactive yung intelligence ano natin eh. Dapat okay. Talaga, sir. Mr. Chair, pwede makasingit? Base sa mga sinasabi niya. Okay. Mr. Villanueva, ito pong tanong ko sa inyo. Run me through paano po yung kustudiya ng droga once na nahuli up to the time na yun ay sinunog. Di ba, halimbawa, minahuling 10 kilos. Alright? Within 24-hour period, yan po ay dadalhin sa laboratory para i-test. So after na ma-test ng laboratory at sinabi na, yes, talagang sure to na shabu, anong sumunod na proseso? Lahat yan, sir. For example, pagkakahuli pa lang, there should be an inventory of dangerous drugs under Section 21. Okay. So dapat naandun ang prosecute, member ng Department of Justice, okay. Naandun ang elected public official. Okay lang po tayo doon. Tinetest po. So, di ba on-site nagtetest sila? On-site testing. Exactly. Oh, alam ko po yun. And then? Didiretso ngayon yan, sir, sa PIDEA Laboratory. Para habang hinihintay? Habang safekeeping. Doon, sir, ilalagay. Pero habang hinihintay yung result kasi 24-hour period. Yes, sir. Yes, sir. Pero pag inano na yan, sir, idiniretso sa laboratory, sir, CCTV all over. Sino po nagdadala ng drugs from the site up
to the laboratory. Yung seizing officer, sir. Seizing officer. Kasama yung chemist natin. Kasi during pagpunta doon, sir, ipinapagpunta agad natin yung chemist natin. So, seizing officer, yung maoperatiba, yes, sir. And then chemist. Chemist. Meron pa bang iba? Wala na po. Baka escort. Escort na, sir. Escort. Yung escort. Yung member ng operating team as their escort na. Dediretsyong ngayon yan sa PDEA laboratory. Okay. So doon na ngayon, i-examine okay. Dangerous drugs hanggang sa makuha, sir, yung result. Kaya after 24 hours, yes, the requirement. Ano yung result? Yung nakuha na ng result, ipapasok na ngayon yan, sir, sa vault, sa evidence room natin. Okay. Yung evidence room, sir, tatlong padlock nun, sir. Okay. At merong biometrics. Okay. So, ibig sabihin, tatlong tao ang kailangan para mabuksan yung vault. Okay. So, everything else, so from the laboratory going to the vault, sino po yung nagpapasok? Yung sa laboratory na, sir. Kasi ito-turn over na ng seizing officer sa chemist in charge dun sa case na yon. Kaya nga po. So, yung mga taga-laboratory, sinabi nila, okay, sertipikadong drugs, shabu itong 10 kilos. So once nasabing shabu itong 10 kilos, ito mga taga-laboratory ang magdadala ng seized drugs sa laboratory. Sa ano mismo, sir, kasi yung pag-inited na sa laboratory, take charge na ang chemist doon. Wala nang pakialam ang seizing officer doon, sir. Okay. Kasi yan yung handling of drug evidence. Okay. So once na na-take hold na ng laboratory yung droga, labas na yung seizing officer, chemist na ang in charge dun sa handling of that dangerous drugs. At yan po, guarded yan 24/7, sabi nyo nga po. Come again, sir? Guarded po yun, guardado po yung... Yes, sir. Every room, everywhere may CCTV, ang tinetesting. At the same time, pag nakuha na lahat yung, na-testing na lahat ng drugs, pasok na ngayon, sir, sa stock room, sa storage room. Tama po. With padlocks and a biometric. Okay. Papasok na yun sa loob ng laboratory at sa loob ng laboratory, sir, is meron pa rin CCTV. Okay. So, in short, oh, na... So, ibig sabihin talaga mahirap. Mahirap, sir. Ang tanong ko po sa inyo, bigyan niyo po ako ng listahan ng mga kaso na pinala niyo na huli yung droga na na-technical po ang PDEA dahil po sa handling of evidence. Ilan po ang mga kaso na kung saan na-dismiss yung against those. No, sir, I don't have the details. I need. But they can provide you. For that. The PDEA can provide you with the... Halita po, may mga insidente na nate-technical po ang PDEA dahil nga po sa handling of evidence. Nate-technical po ang PDEA dahil po yung mga operatiba hindi po umaten sa mga kaso. So I need data for those. Yes, sir. We can course through... Thank you. Director General, sir. Yeah, Your Honor, maybe the PDEA can provide that yes, sir. I mean, sorry. Director, we will submit, Your Honor. Even for the PNP. Yes, PNP. Ako, very confident ako sa PNP na wala nang gagong operatiba ngayon na magpapail ang kaso tapos pag nabayaran, hindi na magsisipot sa hearing dahil alam nilang madidismiss na servisyo. May okay. Corresponding non-appearance ng isang hearing, automatic dismiss yung police na yan. Am I correct? Diba? Pero kailangan dismiss. Pero mag-submit pa rin kayo dito sa committee, ha? Ng record. Lalo na po sa mishandling of evidence. Yeah. Meron po mga nadidismiss na kaso. Alam ko po. Nati-technical po dahil sa mishandling of evidence. Kaya nga, ibabangga ko yan doon sa sinasabi ni Mr. Villanueva na talagang guardyado yung mga drugs. Imposibleng may makalusot. Pero bakit may nati-technical sa mishandling of drugs? Yung malaking tanong. Pangalawa pong tanong sa inyo, Mr. Villanueva. Yung pong sinasabi ninyo kanina, galit na galit kayo, na basurero yun ang drugs. Of course, basurero ng drugs yun. Pero nagbigay po siya ng information na hindi naman gagawa-gawa ng out of the blue, gagawa siya ng istorya. 30% pa sa dinamdaming numero, di ba? Kung wala siyang pinagbabasehan. Ako'y naniniwala, it's a possibility na nangyayari po yun. Kaya nga po, di ba, back in December, meron pong na-raid ng PNP sa Taguig, opisina mismo ng PDEA, na magbebenta ng droga, di po ba? O, saan po nga galing? Sana yung droga na ibibenta nung taga-PDEA sa Taguig na ang pagbebenta ang asset ng ang PNP mismo? Saan ang galing yun? Sa mga huli, siyempre. Di po ba?
Kaya it's possible na yung sinasabi ng asset kay DG Lazo may katotohanan. We have to accept our fault, our weaknesses. Nang sa gayon, doon naman natin masosolve ang isang problema. Maaring may katotohanan. Imbis na babanggain nyo, we have to investigate. Di ba? And I'm sure hindi naman gagawa-gawa ng istorya. He's a very respectable man, especially as a major general. And again, I'll salute you for the second time. Dahil ito po yung in-expose nyo. I salute you really. Brigadier General, Major General Lazo. It's unfortunate lang na hindi nyo po natanong yung mga dapat itanong para makahon mo sana yung asset, makuha mo yung mga proper information. Nang sa gayon, ma-expose yun, makasuhan ang dapat makasuhan. Pero ako, in my humble opinion, nangyayari po yun. Ulitin ko po, alam po ninyo ito, mga Tagalog enforcement, tuwing bagong palit ng administrasyon, may lalapit at may lalapit dyan na illegalista. Sir, ito po yung kalakaran noon. Ito pong offer namin. Ano pong kaya nyo? Ano pong kaya nyo tanggapin? Ano pong gusto nyo? Ganun po nangyari palagi. And I know that. Having been dealing with the PNP, PDEA, and other law enforcement for the past 20 years, alam pong nangyari yan. Alam na alam ko po yan. But you cannot deny that. It's just unfortunate dito kay Major General Lazo, hindi niya natanong yung simple question na, di ba, sino dito ang gumagawa ng ganun maling kalakaran, di ba? At hindi ako dyan, not under my watch. Yun lang po sana, Major General Lazo or DG Lazo, sir. Again, Sir General Lazo, this committee is not trying to shoot the messenger. In this case, you are the messenger. We are not trying to shoot you down. We are very thankful of your information. It opened up a can of worms. Now, if the can being opened ay walang laman na worm, okay lang rin. Basta tawang katotohanan ang lalabas dito. Yun lang ating gusto talaga. But remember, being the messenger, you still have moral obligation na maparating yung message clearly doon sa intended recipient. Diba? So, with that, again, holiday ko sir, please, due diligence on your part to follow up that informant at para mailabas natin yung katotohanan talaga. Yes, sir? Yes, Your Honor. Going back to Wilkins, Director Villanueva, ito, dinescribe mo lahat-lahat yung chain of custody of evidence doon sa loob ng PDEA, merong tatlong padlock, iba-ibang tao may hawak, hindi magkakutsabahan. Dito ako ngayon magkukonsentrate sa crime scene mismo. Andoon yung mga bata mo, operate pa. Tawag sa'yo, sir, positive, punta ka na dito. Before ka dumating, before matawag yung mga witnesses sa barangay, yung media, yung taga-DOJ para mag-witness doon sa inventory o evidence, may posibilidad ba na bago sila dumating, nakakagad, nagkakahatian, bago na inventory? Tinabi na, sinantabi na, nilagay na sa sasakyan, pwede ba yung mangyari? Yun nga sir, yung that same question, ginawa natin yan sir ng check and balance on our part. Kasi talagang pwedeng, may mga pwedeng mangyaring ganon. So immediately, habang yung malapit na tayo, meron na tayong exclusive na kinukuha from a network sa media. Nakasama during the before papasok tayo doon sir sa loob. Nandiyan na naka-ready sila, sabay na sila pag-assault ninyo. Pasok na. No sir. Pasok. No sir. Mr. Chair, member ako ng media. Hindi po. In a lot of cases, limits po ng media pagpasok sa loob ng bahay sa operation off. Halimbawa, papasokin yung isang bahay na maraming drugs. Hindi po makapasok ang media, nasa perimeter lang. Okay? Tama po. Naging member din ako ng media, nakasama rin po ako sa operations. Yes, hindi sir po sasama hanggang sa loob. Kasi sabihin, for your own protection, tama nga naman. Baka may magkaroon ng barilan, hindi ka namin sagot. Cargo kayo namin. So yung media sa labas lang. At palagi po ito nangyari. Pag i-interview ko yung mga media ito, nung senator na po ako, maging yung before na nag-interview ako sa mga hulihan, yung media dumarating, tinatawag after the fact. So,
narinig ng bahay, I'll give an example, Mr. Che, papasok ng bahay, may nakita na isang sako doon na shabu halimbawa, pwede na sila magtapyas ng kalahating sako. And then, itatabing kalahating sako. Halimbawa lang po ito, exaggeration na itong kalahating sako. And then, sa katatawagin yung media barangay, hoy, pasok na kayo rito, ito, kalahating sako. Picture-picture na media, magsasalita na, on-air na, live, pero huwag kayong kalahating sako na itabi na. Your reaction? Yeah, well, sir, remember nung regional director ako na NCR, meron tayong programa, sir. Pinagsasambayan natin, sir, yung tutok tulfo natin. And every week, sir, kasama ang may table dun, sir, yung staff and yung crew ng Tutok Tulfo, sir. Pero kay Erwin, programa po yun, and I appreciate that. Yes, meron ganun programa yung kapatid ko. Pero ang sinasabi ko po, sir, sa actual raid, pasok sa lungga ng mga drug lord, hindi po kasama ang media kasi kayo po mga taga-pedea, nakabulit po, pes kayo, may mga armas kayo, hindi nyo isasama yung taga-media kasi for their own protection. At hindi rin po paig yung ibang taga-media kasi baka tamaan siya sa crossfire. Yes, kaya sinasabi ko sa naiwan po yung taga-media sa labas ng bahay. Yes, sir. Yan aglusob, wala po. Kaya, yes, again, ulitin ko for the second time, doon pa lamang po, pag may nakita doon na bulto-bulto na drugs, pwede na pong hatiin kung tiwali po yung PDEA agents, hatiin na po yun, itatabi na yung kalahati, tatawagin yung media, okay, punta ka rito, ito, may nahuli kami. Ito yung bulto na huli namin. Di po ba? Yes, sir. Ang tanong ko lang, is that a possibility? It's possible. Okay. That's the case. Can I run through with how we do it, sir? I-run lang natin, sir. Kasi, what we are doing is different than other law enforcement. Kaya nga, inano ko to, sir, na nagsasama ako ng member ng media, exclusive. Kasi sa kanila lahat. Now, before papasok, naka-ready na yung mga camera nila, sir. Uli, pagbaba, kasama sila hanggang sa labas ng pintuan. Nakapasok na ang ating mga ahente na secured na ang area, pasok na, sir, ang ating media. Wala pang raid, wala pang search dun, sir. Wala pa pong search. Mag-start lang ang search natin. Sir, to be clear, pasok ninyo na clear meaning no imminent threat sa area. Tsaka natin papapasukin, sir, ang hindi pa kayo naghahalong kat. Wala pa kayo naghahalong kat na gamit. Wala pa, sir. Okay. Clear lang muna na. Walang threat. Clear. Papasukin na natin, sir, yung okay. Mga. So, meron siyang exclusive. Tapos, hindi pa tayo mag-search. Hihintayin muna natin yung member ng yung witness dun sa search. Dalawa yun, sir. Hindi pa agad darating yung under sa Section 21, yung witness rule ang gagamitin natin, sir, sa implementation ng search. So, meron na tayong witness during the search, tsaka, sir, pa lang tayo maghahalungkat ng mga gamits. And it's covered by sir, media. Sir, you're hearing me but you're not listening. Ito po ang simple na po ito eh. Papasok yung PDEA. Okay, pagpasok pa din, naghahalogog. Pwede pa naman mag-standby yung ano eh, yung mga media ron. Pwede yun mang, hawak nyo naman yung oras eh. Pwede yung mapasukin kung kailan nyo gusto eh. Ako, pwede yung palabasin na nagsisearch kayo for 5 minutes kasi to make sure na talaga yung bahay wala talagang may armas doon. So, in 1 minute sir, pagpasok ng bahay, nakita nyo agad na may droga doon. Pwede nyo maitabi agad yung ebidensya. Ipasa nyo sa isang kasama at yung isang kasama ihagi sa bintana yung mga droga na yon, and then saka papasok yung media. Oh, clear. Everything clear. Di ba, sir? Actually, pwede naman nangyari talaga. Oh, yun lang po yun. Pwede naman nangyari talaga. Ang sinasabi ko lang po, maaari nga pong, marami po magagaling na mga PDEA agents. I know that for a fact. In fact, tinatawag kayo palagi. Di ba, humingi ko ng tulong at nag-perform naman kayo. Ang sinasabi ko lang dito, meron din mga loko-loko, mga taga-PDEA. Ganon din po sa PNP. Kaya nga po, pinag-usapan natin to para makabuo tayo ng mga proseso, ng mga batas, at mga guidelines, kasama po kayo mga stakeholders, saan natin mapigilan ito at hindi na maulit. Yun po yun. Sana ho, sir, huwag kayo mapikon. Yes, sir. Sana mag-cooperate kayo sa amin nang sa gayon, we can formulate laws na makatulong po sa mapagandang trabaho nyo. Wala ko tayong malusutan. Kasi, sir, kung sabihin nyo, malinis and all, eh bakit po, babalik ulit ako nung December, o mini-raid na opisina ng PDEA, magbibenta sana ng maraming droga, saan ang galing yon? Di po ba? Eh di kundi dahil sa mga raid, sa mga huli. Tama, sir? Thank you, sir. Yes, sir. So, yung alam ko kayo pag pumapasok,
Meron na kayo yung body-worn camera? Yes, sir. May body-worn camera kayo? Sir, yung... Sigurado ang integrity, integrity ng body-worn camera yan? Yes, sir. Compromise? Yes, sir. I would like to listen to General Aquino. Sa'yo, galing yan. Start ka. Sir, we pioneered the use of body cam. In 2018, we purchased hundreds of body cam. And I issue a series of memorandum prescribing on the use of body cams. Emphasizing yung prohibition ng splicing, cutting, editing, deleting anything from that video. Immediately after any operations, it will be turned over to the intelligence team to review, to check if there will be mismanagement, lapses, or irregularities during the entire operations. So ito sir, nagsimula na kami magsuot nito noong 2018. It was all distributed to all our agents nationwide, and nire-require namin ito. And that is one of the safeguards na ini-implement namin to prevent recycling. Another safeguard that we are implementing is yung there's a policy. I also issued memorandum on this that the PNP and PDAIA are always required to jointly conduct any illegal drug operations. Lagi dapat in tandem sila. And on bigger operations, especially on the national and regional level, ang kasama namin dito yung Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, Bureau of Corrections, BJMP, and all other law enforcement units. Mas maraming mata, mas mahirap mag-savings. Kasi pag marami kayong papasok doon, on a bigger level, sir, yung aming operations, yung drug laboratories of Shabu and Ecstasy in Batangas, Tagaytay, and Malabon, this is the first Ecstasy laboratory that we dismantled. Kasama namin, sir, dito ang National Narcotics Commission ng Republic of China, People's Republic of China. They are not included in the actual operations, but they are there as observers. Kasama namin sila. The more, hindi mangyayari ang recycling eh. And that's the reason why kumihingi siya ng offer kay DG Lasso. Otherwise, outright, but silang papalam? Outright, di kami na magre-recycle. Bakit hihingi pa siya ng offer at pag nagpapaalam kay DG Lasso, akong pwede 30%. So, in a national and regional level, mahihirapan sila. Because this consists of hundreds of kilos of illegal drugs. Alam ko may nangyayari ganyan sa barangay level. Madali eh. Kasi there are operations of the PNP sa PDEA na hindi sila in tandem. So nag-ooperate ang PNP on their own sa barangay. Nag-ooperate din ang PDEA on our own. But there are reasons kung bakit. In terms of manpower, kulang PDEA. So, lahat ng operations nisa ng PNP on barangay level, hindi masundan ng PDEA. Ganon din kami. Pag nag-ooperate, mga activities ng PNP, so, we do our own operations. But, coordinations, when? There should be always coordination. Yeah, thank you for that clarification, sir. At least yung proseso ninyo, nakikita natin, you're trying very hard na hindi talaga masingitan yung operations nyo. Lalo-lalo na pag malakihan. Dahil magka-tandem yan, PDEA at saka PNP. Hindi mag-operate ang PDEA kung walang kasama ang PNP. At hindi mag-operate ang PNP kung walang kasama ang PDEA. Para magbabantayan kayo. Dahil kapag dumiskarte ang PDEA, hindi papayag ang pulis. Pagkapag dumiskarte ang pulis, hindi papayag ang PDEA. Ang ganda ng purpose niyan. Pero yun nga lang, nilusutan pa rin tayo on a very large scale level. Sir, minsan din natin ma... Ganito ha, ganito kung saan nagsama yung pwersa ng PNP na si Jojo Acierto at saka yung PDEA na si Pardo na nagpapalusot ng magnetic lifter dyan sa customs. At saka yung isang customs, sino yung customs agent na yun? Guban, tatlo sila. Connivance ng... Kasi during that time... Acierto was the deputy big. Isot pa, oh. Deputy siya. Tapos si Pardo
Deputy mo, sir. Deputy DG, Mike. Deputy mo, sir. Yeah. O, deputy mo. Tapos, yung customs agent. CIS ng custom. Kaya, yun ang pinakamalaking nakalusot na na-intercept at droga. Yung magnetic lifters. Di ba? Tatlo sa nagkunay. Sa atin, napakagandang samahan yan. Pero yun nga, sinabi natin, kapag ang integrity nito, mga tao na ito ay namimaintain, napakaganda dahil magbabantayan sila eh. Hindi papayag na gumawa ng kalukuhan yung ibang ahensya at madadamay siya. Pero kapag there is a meeting of the minds between the, among these operatives, nako, look what happened to Ordo and Sherto. Nagsama sila na nagpapalusot. Kasama pa yung taga-custom. So, yun pa rin. Maganda yung mga proseso na ginawa natin, pero hindi pa rin natin masabi talaga na proof yung itong mga ginagawa. So, ulitin ko lang, balikan ko si Wilkins. Wilkins, for the record of this committee, yung 30% ginagawa mo o hindi? All right, sir, wala. Anong ginagawa mong pabuya doon sa kuhan mo? Mga asset? Sir, kasi may mga executive session sana to, sir, eh. You just limit your kung anong gusto mo. Hanggang doon lang tayo, sir. Ano? Hanggang doon lang sa Operation Private Eye na 2 million. 2 million? Yes, sir. Pinakamalaki na yun, sir. Pero may mas mabigat pa na motivation para doon na hindi natin pwede i-divulge, sir, dito. Basta hindi yung 30%? Yung 30%, sir. Ever since nag-NCR, sir, ako, since pumasok, sir, ako sa PDEA, walang 30%, sir. Okay, makasingit po, Mr. Yes, sir. Yes. Nagkita niya, private eye, at 2 million lang po naibigay nyo, pinakamalaki? Every operation, sir, pinakamalaki lang doon na makukuha ng informant is 2 million. Okay, well, dito, sir, noong 2018, 25.65 million awarded to for informants, 41 informants. Yes, sir. So, paghati-hatiin to, yes. Tama nga. Sir, before, before ako naging director general, ang haba, sir, ng pila ng claimants ng private eye, 5 million lang kasi ang ina-allocate ng PDEA before. Sir, but when I became the director general, ginawa kong 10 million. Anyway, ito po, mabilis lang kay General Lazo. Sir, how often do you conduct random drug testing sa mga operatiba? Kaano po kadalas? Meron o wala po? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. We conduct random drug testing. How often, let me sir? Just check, sir. Random, sir, eh. We do it at random if it's every day, sir. Kung every random, day, sa inyo? Yes, Your okay. Honor. Every day sa lahat ng operatiba. Very good yan. Pero prior to you, ginagawa ba yon sa pagkakalam mo? Yes, Your Honor. Daily. Yes. Okay. Gaano kadalas gumagawa kayo ng lifestyle check sa inyong mga operatiba? As far as my incumbency is concerned, sir, we haven't done any lifestyle check on our agency. And you agree with me, dapat magagawa kayo ng lifestyle check kasi marami dyan, Mr. Chair, naka-bios lang and then after isa o dalawang taon, naka-Lexus na. So, something's wrong. O dati, naka-apartment lang, ngayon naka-condo na sa high-rise. At may mga chicks pa. Eh, may problema tayo doon. Yun po ibig sabihin. Hindi lang nangyari po yan. Yes, hindi lang PDEA, Mr. Chair. Hindi lang PDEA. Police. PNP. Kaya, alam ko, may police na ganun. May police na ganun. Diba? And then also, dapat PNP and PDEA, ililimit niyo po yung tour of duty. Kasi nga po, kung halimbawa yung isang PDEA agent o police operative, ilalagay mo dyan sa isang lugar na drug infested. Patagalin mo dyan, babad siya hanggang 10 years. Aba, and later on, magiging drug pusher na rin po yan. Because of familiarity, kukunin siyang ninong, kukunin siyang kumpadre, kainuman, ng mga asset-asset na yon, hanggang sa bandang uli siya ay masasama na rin doon sa mga ginagawa ng loko-loko. Therefore, dapat ilimit po yung tour of duty na ikaw ay hanggang 2 years ka lang dyan. 2 years transfer ka sa ibang lugar para hindi po magkaroon ng familiarity doon po sa mga sindikato ng droga. Kasi later on, gagawin siyang kumpare. Gagawin siyang sa pagdating ng mga handaan, i-invite siya. So forth and so on. So, para maiwasan yan, ilimit po natin yung tour of duty. And then, lifestyle check. And then, total, ginagawa nyo na po yung random check ng mga gumagamit ng droga. I mean, random drug test sa inyong mga tauhan. Okay po yan.
maganda po yun. Pero lifestyle check po dapat ipa-implement. Hindi lang sa PDEA, Mr. Chair, pati sa PNP. At saka yung sa tour of duty dapat. Sa ngayon, sir, matanong ko lang. Walang limit, ano? 5 years, 10 years, yung kooperatiba, kung nagpe-perform siya, dyan lang siya. Your Honor, as far as PDEA is concerned, the limited tour of duty that... career yan eh. Career nila yan eh. Kaya pag-reverse sila yan, not mag-retire. Yung pong mga, yung mga agent. Yung agent nila, oh. Hindi po dapat. Ang police, pwede lang gawin yan. Pero sa PDEA, talagang ang mandato ng PDEA is anti-drug. So, forever no, lang. Hindi sabihin ko sana, kunyari, sa isang lugar, sa isang lugar, kunyari sa isang lugar sa Taguig, itong PDEA agents, ma-operatiba rito, eh after 2 years, magkakaroon siya po 3 years, lipat ka naman sa ibang lugar. Magkaroon ka, lagay ka sa ibang lugar. I agree. Ibang lugar, magpalitan. Yeah, I agree with that. That's a nice proposition. That's possible, Your Honor. So, gawin niyo po yun, sir. Yes, Your Honor. Para mabawas-bawasan po yung mga katiwalaan na nangyari po sa PDEA. Ganda, PNP doon. Thank you. Ngayon, yes, sa pangkatulungan po sa PDEA. Okay, ini-store niyo po, sabi ka ni Mr. Villanueva, ini-store yung mga drugs sa laboratorio, tapos for safekeeping, 24/7 with camera, etc. Dating po ng sunugan, di mo ba sinusunog yan at certain period of time? Yan po ba binabangga sa mga records na meron ang PDEA tungkol sa lahat ng mga huli na inilagay doon sa bodega, yan po ba ibinabangga kung tutugma pa rin at meron ho bang nagla-last checking, chine-check muna na ito pa yung drugs na ito, high grade pa rin ito, etc. Meron po ba bago sunugin? Yes, Your Honor. On-site, prior to putting these confiscated drugs in the machine that will be that will be used for the destruction, makakaroon sir ulit ng checking. Who does the inventory po? Our chemist, sir, and we invite yung mga members of witnesses, members of the court, lawyers. Okay, sige po. So kayo po, chemist at saka witnesses, and then ini-inventory po sa harap ng mga witnesses? Yes, sir. Yes, Your Honor. At binabangga po doon sa mga huli, pinapakita po yung data, ito po yung mga huli namin. Okay. Amounting to 50, halimbawa 50 tons, kunyari lang. Oh, eto susunugin 50 tons to. Kunyari lang, ano po? Yes, Your Honor. Po yun. Yes, sir. And then on-site may nag-check. Correct, okay. Your Honor.